pangarap kong ikasal sa simbahan. Small but intimate way. Oh, hindi naman pwede yan para kay Jaime. He deserves more, apparently. More than you. Sino ba sa ating dalawang ikakasal? Ikaw o ako? Di mo iniisip si Jaime kung anong gusto ni Jaime, kung anong bagay kay Jaime. Okay, girls, time out. Ate, do you have a crush on Kuya Chandler? Wala. I like him. I think he's cool. Paano naman si Kuya Onat? Uy, uy, anong ginagawa mo dito? I'm a guest here. You. You, I'm oh, here because... Ako. Dito ka pala tamang-tama nag-bake ako ng cookies. Gusto niyo try? Alam mo, dapat wala kang ikaselos. Ikaw ang mahal ko. Ikaw nga ang pakakasalan ko, di ba? Kahit sinong friend ni Hami, friend ko na din. No. You are not my friend. You are my worst enemy. Ang plastic ko. Lord, sorry naman. Sige, I'll just wait for you at home. Hihintayin niya ang Hami ko. Papagurin ko ng gusto para pag-uwi niya. Plakda na siya. Mag-enjoy kayo ngayon. Basta mamaya, sa akin siya. These cookies are cracking, Cheska. Cracking? Wala nga crack eh, oh. In London, we say cracking means terrific, wonderful, or great. Ganun? Well, here in the Pilipinas, pag sinabing cracking, sira na, hindi na masarap yung lasa. Masarap kaya ang cookies ni ate. Kaya nga, miss na namin ang cookies niya nang nawala siya eh. Naman! Tsaka alam niyo naman kung sino talagang nag-alaga sa kanya, kung saan siya tumuloy, di ba? Cheska, we should go to London sometime. I can show you the sights. We can have tea and biscuits after, if you like. Tsaka biskuit? Sa London may lamay? Eh, masasarap pa yung scramble tsaka shingaling dun. Alam mo ba yun? What is scramble and shingaling? See? You know nothing, chandelier. Oh, wait! Mabuti pa, kumain tayo ng mas maraming cookies. More cookies? Cookies. Sarap? Sarap, di ba? Ang sarap, sobra. Basta kasama kita, lahat masarap. Alam mo, kapag kasal na tayo, lahat ng paborito mo, pagluluto kita. Kapag hindi ko alam kung paano, makaaralan ko para sa'yo. Baka lumobo naman ako niyan. Mamahalin pa rin kita. Wow, ang sarap naman pakinggan noon. Yan, yan ang gusto kong makita. Did you know that you have the most beautiful smile? Talaga lang, ha? Oo, oh, hindi kita binubola. At saka ang importante, gusto ko, kasaya ka. Alam mo ikaw, masyado ka nagsistress, ha? Wedding planning pa lang natin, eh. Nagsistress ka na. Basta gusto ko, masaya ka, ha? Lahat bibigay ko sa'yo. Kahit na magmukhang poor ang wedding natin? Paano naman magmukhang poor ang wedding natin? Smile lang pala is worth millions. Ikaw talaga. Bobola ka na naman. Pero sige, tuloy mo lang yan dahil nag-i-enjoy ako. Ay, naku, Nina. Pinahatid ako kay Nestor kasi magde-date pa daw sila. Kakainis. Well, you cannot give up now, Lucille. I don't intend to. Ako pa. Lalo kong nahihirapan, lalo kong na-challenge. I don't give up easily, Nina. That's the spirit. Di mo na kasi dapat pinapatulan si Chandler. Eh, hindi pa rin kasi ako kampanteng dito nakatira yung lalaking yan eh. Eh, wala naman tayong magagawa eh. Si Lola yung nag-imbita sa kanila. Ikaw naman, gustong-gusto mo dito siya nakatira. Ano? Hindi kaya? Nung hindi. Eh, di ba ginawan mo pa nga ng cookies? Para sa mga kapatid ko yung binake ko, hindi para sa kanya. O sige, simplehan na lang natin, ha. Kung talagang wala kang gusto sa lalaki, sabi mo yung tungkol sa relasyon natin. Unat naman! Pinaliwanag ko na nga sa'yo kung bakit hindi pwede, di ba? Eh, di aminin mo na. Kaya hindi mo masabi kasi may gusto ka sa lalaking yun. Di ba? Bahala ka nga kung anong gusto mong paniwalaan. Pero kung hindi ka makikinig sa akin, alam mo, umuwi ka na lang. Uuwi na talaga ako. Okay, fine. Fine. Sige, didiretso na ako sa kotse ko. Wala ka namang kotse. Hami, thank you, ah. Nag-enjoy talaga ako sa date natin ngayon. Pagkasal na tayo, gabi-gabi na tayong magka-date. Dahil magkasama na tayo forever. Excited na ako. Eh, kung magtahanan na lang kaya tayo, paano naman yung wedding of the year?
Hindi ko naman kailangan lahat yun eh. Ang kailangan ko lang, ikaw. Ikaw talaga. Nakaka-tempt yan, Hami, ha? Pero siyempre, gusto ko pa rin na nandun lahat ng friends ko tsaka si Papa sa special day natin. Mm-hmm. Eh, pangarap ko kasi talaga noon pa nung bata ako na makasal ako sa simbahan eh. Naunsyami lang nung first time, pero sana ibigay muna lang sa akin yun. Okay, you're the boss. Ikaw ang masusunod kahit na anong gusto mo. Basta importante sa akin, huwag ang mag-stress, ha? Wedding lang yan. Ang importante yung samahan natin. And I promise you, walang makakapaghiwalay sa atin. Hindi ako papayag na makasal ka kay Andrea. Akin ka lang. You are bloody mine. Lucille, anong nagawa mo? What? Ibig mong sabihin, tatagal pa dito yung Lucille na yon sa Pilipinas? At take note! Doon siya sa mansion ni Bossy Ami nakatira! Alam mo, Andrea, hindi ka dapat pumayag eh. Alam mo, bilang fiancé ni Jaime, may say ka dapat kung sinong titira doon sa bahay na yon. Kasi siyempre, magiging bahay mo rin yon kapag kinasal na kayo. Exactly. Madumi kasi. Kaya pinupunasan ko. Anong nagawa mo rito? Anong tignan mo? Kasi, ako naglabas si Ninang Felisa ng mga lumang photo albums. Ako, tignan mo naman ang dami-dami nating litrato ng mga bata pa tayo. Halika, maupo ka. Tignan mo muna. Sige na. Okay lang. Magpapahinga na ako. Akit na muna ako. Okay? Sige na. One drink lang. Okay, one drink. Okay. Alex, Rebecca, hindi nyo kailangan maging OA, ha? OA, OA. Dati na rin naman na silang tumitira sa iisang bahay nung bata pa sila. Well, sa bagay, oo nga naman. Nakatira sila sa isang bubong, pero bata pa sila noon. Eh ngayon, adults na kaya sila. Hello? Alam mo naman kung anong pwede mangyari kapag nilagay mo ang isang lalaki at isang babae sa isang bahay. Oo nga naman, Andrea. Tsaka first love kaya ni Jaime yun. Baka mamaya ituloy pa nila yung mga hindi nila nagawa noon. Hindi mangyayari yun. Sure na sure ako at 101% na loyal sa akin si Jaime. Bala ko. Thanks if I didn't inform you. Nga kayong maggulungan dyan sa likod ko. Eh di sa harap. Pag sabihin mo, hindi ko alam kung anong naiisip ng babaeng to. Hindi kaya ano, nakuntan mo. Naisip ko siya nito. Hello, check the babae. Naku, tignan mo nga yung buhok mo dyan. Apple cut. Oo nga, no? Eh, tinan mo naman sarili mo rito. Patingin nga. Pulang-pula ka, oh. Para kang lobster. Ayan, no? Oo nga. At ikaw naman, ang taba-taba mo, para kang bachochoy. Oh, ito. Yung sandcastle, oh. Oo nga. Tapos naglalaro tayo ng kunyari. Ako yung princess, tapos ikaw yung Prince Charming. Correct. Diba, kinasal pa tayo sa harapan ng sandcastle? Oo nga, oo. Naku, tas ito pa. Since wala kang nahanap na flower, anong nilagay mo sa hair ko? Nalalo ko yan. Naglagay ako ng starfish! Ano ba ng buhok mo dahil sa starfish? Alala mo yun, ikaw ng starfish? Oh, ikaw naman kasi, oh! Wow! Grabe! Sobra! Wow talaga ng buhok ko doon. Wala akong dapat ipag-alala. I have nothing to worry about. Loyal sa akin si Hami. Eh, kung tawagan ko kaya siya, parang lang alam ko anong ginagawa niya. Pwede namang namimiss ko lang siya, di ba? Froggy! Ano sa tingin mo, Froggy? Ganun? Sa tingin mo, mukha kang walang tiwala kung tatawag ako ng tatawag. Eh, pwede namang gusto ko lang mag-goodnight sa kanya, di ba? Bawal ba yun? Although nag-goodnight na kami sa isa't isa, bayan, ano bang gagawin ko? Oh my gosh, you know, I remember that day just like it was yesterday. It was summer then. Lalaro tayo sa garden. Spin the bottle, truth or dare?
Ayaw akong maglaro niyan. Magpatari na lang tayo. Phantom, sabi ng friend ko. Sige na, try lang natin. Truth or dare? Dare. Magsayaw ka ng chicken dance. Sus, ang dali-dali naman yan. Ikaw naman. Truth or dare? Truth. Anong favorite mong movie? Ang corny naman yan. Anong gusto mong tanong ko sa'yo? Ewan ko. Kung sino crush ko, ganun. E di sinong crush mo? Nahihiya ako eh. Ayaw mo sabihin, hindi magpalit na lang tayo ng game. Hindi, hindi. Sabihin ko na. Kasi, ano eh, yung crush ko... Ano eh, ikaw? Ako? Ikaw yung crush ko. Alam ko na mag-best friend tayo, pero wag ka sana magagalit na ikaw yung crush ko. I really like you, ba, Chochoy? I really, really like you too, Gisaysay. We had so many good times together talaga. I know. I can never forget these times. And I can never forget you, Jaime. Kasi ikaw ang first love ko. And as they say, first love never dies. Telepono. Excuse me, ha? Okay. Hey. Hello, Andrea. Excuse me, ha? Oh, napatawag ka. May problema ba? Gusto ko lang sana mag-good night ulit. Good night. Ang sweet-sweet naman talaga ng aking future, Mrs. Salcedo. Ay, nako. I love you, mahal ko. Baka naman iniisip mo na... Nagsiselos ulit ako kay Lucille, ha? Hindi yun ganun, ha? Hindi, hindi ko naman iniisip yun, eh. Pero alam ko, kaya ka tumawag sa akin dahil namimiss mo na ako kaagad. Talaga? Kaya mo, malapit na tayong hindi magkahiwalay. I love you, Andrea. I love you too, honey. Gusto mo talaga kita. Sobra. Siya yung nagalit eh. Dapat siya yung tumawag. Eh, paano kung walang load? Tawagan ko na kaya. Pero pag tumawag ako, isipin niya tama siya. Oh, I didn't know na may tao pala dito. Hindi ka rin makatulog? Me too. Ginijet lag ata ko eh. Do you have any music on your phone? Yeah, meron. Kasi I find that listening to music relaxes me. Talaga? Ako din eh, kapag hindi ako makatulog, nakikinig ako ng music. Ano bang type ng music pinapakinggan mo? I like hip-hop and R&B. Pareho tayo. Kaya lang, isa lang yung earphones ko. E di, share na lang tayo. Okay. Teka. I'll find you a good song. Okay, let me hear it. Here. Let's take it. Tulungan niyo naman ako maghanap ng magandang simbahan para sa kasal namin ni Jaime. Eh, friendship, bakit di ka dun sa ano? Yung simbahan kung saan dapat kayo ikakasal ni Oliver, maganda naman yung simbahan na yun, di ba? Hello, Alex, okay ka lang ba? Insensitive ka lang ba? Siyempre, madami na siyang bad memories dun, no? Kaya nga papalitan ng good memories, eh. Dapat dun siya sa yung social. Yung parang Forbes o kaya Alabang. Ay!
Yung ano ko, yung cathedral dun sa may Cubao kung saan kinasal si Dong yan. Tsaka magaling daw yung nag-direct yung wedding nun. Hmm? Hindi mo sikat yung director na yan eh. Baka mura lang. Baka walang bayan. Ay, hindi naman significant sa akin yung mga simbahan na yun. Tsaka, hindi pa nga ako nakakasimba dun eh. Eh, hindi na importante yung significance. Ang importante maganda sa picture. Anak, alam mo, ganyan na ganyan kami ng mama mo noon. Naghahanap kami ng simbahan kung saan kami magpapakasal. Saan po ba kayo kinasal? Ang mama mo kasi noon, may debosyon sa Virgin Mary. Kaya doon kami nagpakasal sa Our Lady of Sorrow sa Pasay. Yun na nga. Eh, kinasal kayo sa Our Lady of Sorrow. Ayan, naging sorrowful tuloy yung samahan ninyo. Alam ko yung simbahan na yan pa. Diyan pa nagsisimba noon eh, yung bata pa ako. Tama ka na, yun yun! Ano na dun, simple lang. Perfect para sa wedding namin ni Jaime. Maganda ang Paco Church. Siguro doon na lang, no? Parang luma. Luma ba yun? Oo. Maganda nga eh. Bakit hindi na lang sa parish natin? Kasi baka magtampo si Father. Mga mas maganda kung malapit kala Andrea. Sa Cubao. Pwede doon. Para naman atang ang laki ng simbahan. Eh, pangit kaya simbahan yung aalog-alog. Di ba, Ninang? Mm-hmm. Antipolo. Maganda doon. That's too far. Para bumiyahin yung ating mga bisita. Pero saan? Let's think. Mami! Oh, Andrea. Good afternoon po. Meron akong alam na simbahan kung saan tayo pwede magpakasal. O saan? Sa Our Lady of Sorrows. Doon kinasal si na mama at papa. Tsaka madalas kami magsimba doon nung bata pa ako. Kaya marami na akong memories doon sa lugar na yun. Approve. Lady of Sorrows. Doon tayo. Sabi naman sa'yo eh. Basta ikaw mag-decide kung saan. Okay? Yes, mommy. This means a lot to me. Of course. Nakalimutan ko na kung gaano kaganda dito. Okay to. Hindi masyado malaki, hindi masyado maliit. Perfect to sa wedding natin. Alam mo, dito din daw naglakad si Mama nung sila naman ni Papa yung kinasal. Pag ako naman ang naglakad papunta dyan sa altar na yan, in a way, parang nakasama ko na rin siya. Kahit wala siya dito. Sayang. Hindi ko man lang alam kung nasan si Mama ngayon. Hindi ko man lang siya ma-invite sa sarili kong kasal. Pero at least kasama mo na ang tatay mo ngayon. Ba? Pinagpapasalamat ko rin naman yun. And it won't take long. Kasama mo na ako at mga anak ko. We're going to be one big happy family. Thank you, Hami. Okay. Pangarap ko talaga magkaroon ng sarili kong pamilya. At ngayon, mangyayari na yun. Alright. Halika na. Ay, naku, Lucille. I don't think our plan is working. Ayun na si Jaime at si Andrea. Nagpunta na sa simbahan. Kaya nga dapat natin silang pigilan, Ninang. I know, but how? You know what, Ninang? I have a wonderful idea. But I need to go. Because I have a wedding to sabotage. Bye, Ninang! Sabotage. May napili na po ba kayong date para sa wedding ninyo? May 13. Yun ang birthday ng mama ni Andrea. Okay. Pasensya na po kayo, sir. Fully booked na po ang May 13. Ano na lang po ang open schedule ninyong available na pinakamalapit po doon? Okay, wait. June 30 po. 30? Ano? Pwede na sa'yo yan, Andrea. Okay na yun. Kung yun ang available, gusto ko kasi talaga dito ikasal eh. Tsaka okay lang naman sa akin ang maging June bride. Okay. Pwede na ba natin i-reserve yun? Yes, sir. Pencil booking ko na po kayo. Mabayaran niyo lang po ng within 30 days, confirm na po to. Perfect. We have a date. May simbahan na tayo. Well, it's not exactly the date that you want. Okay na rin yun. Hindi naman kailangan may significance yung date kasi kapag kinasal na tayo sa araw na yun, edi magiging special na. Oo nga. Well, now that we have a date, June 30,
Now we can start making our plans. Excited na ako. Yeah, salo na ako. This is going to be the best wedding of our life. I promise you. Okay? Sir, dito po sir. Okay. Pumalik ka sa akin, ha? Kailan ka babalik? Galing bakasyon mo. Mga next week na. Kasi kailangan namin umuwi na probinsya. Yes, ikaw naman ang bahala rito. Tsaka ikaw naman ang bahala kay Father. Alam mo na ang gagawin mo, ha? Oh, sige. Sige. Ingat ka. Oh, sure. Ha? Oh. Gol! I'm really good. Ay, good afternoon. Good afternoon. pwede ba ako magpa-reserve para sa wedding? Iniisip niyong date, ma'am? June 30. Check ko lang po, ah. Sakto, ma'am. May available slot po para sa June 30. Talaga? Great. Sa akin na yan, ah. Opo. Ma'am, ang kailangan niyo lang pong gawin ay magbayad within 30 days para ma-secure ang reservation. Naku, no need. Babayaran ko na ngayon. Ah, teka, pa. Ha? Oh. Thank you, ma'am. Confirm na yan, ah. Opo. Gawa lang po ako resibo, mama. Okay. Thank you. Saglit lang po. Okay, everybody. There is one big reason why we are here tonight. We have a very special announcement to make. What is it, Papa? Ha! Meron na kaming wedding date. June 30. Okay? Confirmed na ba yan? Confirmed na, mama. Meron ng booking ang simbahan. Congratulations, Papa, Tita Andrea. Thank you, Cheska. Thank you. Oh, kids, huwag na kayo maglalakwatsa sa araw na yun, ha? Wedding namin ni Tita Andrea yun. Okay? Kami, nasabi mo na ba kay Love? All I need to do is call her up at magsisecure na siya ng deposit para dun sa simbahan. Alright, done. Oh, let's eat. Say the prayers. Let's pray. Huwag kayong magsischedule ng kahit na ano sa araw na yun. Ay gosh, this is so exciting! Oh my gosh, kailangan natin mag-diet, mag-exercise, magpa-pamper, magpa-peeling. Kailangan maganda tayo dun sa kasal ng friend natin. Oh, this is it. This is really it. Oh my gosh, so excited! Hindi tayo ang ikakasal, okay? Chill ka lang dyan. Excited lang pero ako. Pero alam mo, exciting talaga to eh. Parang akong nade-deja vu. Parang na-experience na natin to dati, di ba? Well, ang difference lang kasi is, iba yung nagpa-plan ka ng wedding nang meron kang budget! Oh, i-check ko ngayon sa horoscope mo. Sandali lang, ha? Larry. Anak, masaya ako para sa'yo. At natutuwa ako at napili niyo pang magpakasal kung saan kami nagpakasal na mama mo. Kung nandito lang ang mama mo ngayon, matutuwa rin yun sa desisyon mo. Pagkat muna ako, ha? Ay, iwan ko muna kayo dyan. Oh, magpapahinga lang ako, ha? Ay, sandali, Frenchie. Wait lang. Hindi maganda yung napili niyong date. Bakit naman? Eh, kasi sabi, ito yung horoscope mo sa araw na yun mismo, ha? You will experience disappointments on this day. If anything can go wrong on this day, it will happen. Someone is out there to steal your happiness. You have to be vigilant. Do not do anything important. You have to stay home and not do anything. Yun ang sabi dito! Ay, grabe. Diyos ko naman, Alex.
Naniniwala ka ba rin ba sa mga ganyan? Oo naman! Totoo kaya yung mga sinasabi niyang ganyang horoscopes, no? Alam mo yung kay Oliver dati, di ba dapat ikakasal sila? Mm. Ang sabi dun sa horoscope niya is, you are marrying the wrong man. Tama, ano nangyari? Runaway groom, di ba? Tapos, muntikat pa silang nakipagbalikan. Eh kaya nga, wrong man! Kasi ang right man para kay Andrea, si Boss Yami! Ay mo, go pa lang yan. Dead mo na sa mga sinasabi ni Alex. Ano na yan? Nakabook na kami. Go lang! Okay lang yan, mag-novena na lang tayo kahit saan! Pwede, oo nga. Ah, pwede rin tayo mag-alay ng bigas tsaka itlog. Oo, huwag mo nang tisipin yung mga pinagsasabito ni Alex. Okay, ang importante eh, tuloy na tuloy pa rin ang kasal niyo ni Sir Jaime! Hanap na tayo ng mga pegs!